Hanggang kailan mo gustong mapagod? Hanggang kailan mo gusto na lubog ka sa utang? Hanggang kailan mo gusto na nasa abroad ka? Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Limang dahilan, bakit ka mahirap? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Una, hindi mo nililista mga gastos mo. Para mag-improve ang ating personal finance, kailangan talaga nagbabudget tayo. Based on the saving formula, dapat 20% ng kinikita natin ay naitatabi natin or iniipon natin. Kaya nga sa sample natin, kung kumikita ka ng 20,000 kada buwan, at least 4,000 ay naitatabi mo. Pero teka, kung hindi pa natin kaya magtabi ng 20% dahil kulang pa tayo sa disiplina, pwede naman simulan natin to sa maliit na halaga. Pwedeng magsimula tayo sa 10%, 5%. Ang importante is masimulan natin ito at dinidisiplina na natin yung sarili natin. At syempre, kapag tayo ay nagbabudget, nalalaman natin kung magkano ba ang ginagastos natin, saan ba napupunta yung kinikita natin, sa needs ba, or mas marami din na napupunta sa wants or yung mga luho lang natin at hindi naman natin talaga kailangan. Again, walang masama na bumibili tayo ng mga gusto natin or luho natin kasi nakaka-stress naman talaga magtrabaho tapos tinitipid mo pa yung sarili mo. Pero tandaan natin na kung gusto nating umasenso, dapat may disiplina rin tayo. At syempre, isa-sacrifice muna natin yung mga ibang bagay na gusto nating bilhin para makapagsimula tayo mag-ipon. The best moment of my life is when I realize I can make a fortune from small changes. Madalas kasi pag sinabi nating minimum wage earner lang ako, Miss Roan, feeling mo hindi mo na talaga kayang mag-ipon. Pero alam mo ba, dito sa sample natin, sa halagang 20 pesos per day, kapag yan ay nagawa mo consistently, ang ipon mo pala umaabot din ng 600 pesos per month. So saan ba natin kukunin yan? Halimbawa, pag pupunta tayo ng mall or aalis ng bahay, maganda may baon tayong tubig. Kasi pag bumili tayo sa labas, 20 pesos din ang mineral water. O kaya naman, pag nauhaw tayo, syempre soft drinks, di ba? So, 20 pesos din yung matitipid natin. At sa simpleng 20 pesos na yan na matitipid natin, in 35 years, alam mo bang pwedeng umabot ito ng 2 million plus? Again, para matandaan natin, i-comment nga natin dyan, 20 pesos. Number 2 dahilan, hindi ka nag-iipon. Natutunan ko noong 2012 na may tinatawag palang strong financial foundation. Madalas kasi ang ating personal finance, ang kalagayan ng ating bulsa ay weak. Kasi madalas tayo ay may utang lang, pero wala tayong investment, emergency fund or savings, at wala rin tayong healthcare and insurance. So kapag tayo ay nag-iipon, unti-unti nadadala natin yung ating personal finance sa strong financial foundation. Nagiging matibay ito. Kaya naman kahit pandemic, pag ikaw ay may strong financial foundation, hindi ka mamumroblema pagdating sa iyong pera. Madalas nakikita natin, kapag walang ipon, syempre pag nangailangan tayo, napupunta tayo sa utang. Kaya marami ang nababaon sa utang. Kasi alam mo, kapag may ipon ka, yung ipon mo ay money working for you. Pero kapag naman ikaw ay may utang, ito naman yung tinatawag na money working against you. Kaya nga syempre, pag may utang tayo, di ba, parang hindi na natin nararamdaman yung sinusweldo natin kasi kulang na kulang lalo. So makikita naman natin dito, no? Ang nagko-compound na interest ay against sa may utang. At 18%, kung ang utang mo ay nasa 18% interest per year, grabe, every 4 years, dumodoble yung amount ng utang mo. Kaya madalas, no, kapag nalubog na tayo sa utang, nai-stress na tayo at hindi na tayo makatulog. Kaming mag-asawa, more than 13 years na nag-iipon. Kaya naman kahit may pandemic, talagang may peace of mind kami kasi na-build na namin yung strong financial foundation namin. Kaya i-comment ka natin dyan, save. Dapat nag-iipon tayo kahit nasimulan natin to sa maliit na halaga.
Kaya naman nung May 2012, eh kahit na mahal yung 6,000 for 2-day event na seminar, eh nag-attend ako para lang matuto kung saan ko ba pwedeng ilagay ang pera ko. And then mula nun, eh talagang nag-a-attend na ako regularly ng mga seminar at nagkaroon na rin ako ng mga mentor. Sobrang importante pala talaga pag may mentor ka kasi na-shortcut na yung journey mo na para mas mabilis kang umasenso. Isa sa mga natutunan ko na financial concept yung tinatawag na the rule of 72. Ganito pala magtrabaho yung pera through compounding interest. Kaya makikita natin yung difference dito. Yung isa naglalagay sa 4%, yung isa naka-invest yung pera sa 12%. Pareho silang naglagay ng 100,000 at the age of 20, pero yung isa nag-retire na ang pera niya 400,000, yung isa at the age of 56, 6.4 million. So pareho lang silang nilagay pero mas na-maximize nung naglagay sa 12% yung kanyang pera. So again, napaka-importante na mag-invest tayo sa financial education para na ma-maximize natin yung potential ng pera natin. At syempre, yung oras na meron tayo. At natutunan ko din noong 2012 yung strong financial foundation. Dati kasi gusto ko lang mag-invest, ano ba yung stocks, ano ba yung mutual fund. Pero kailangan din pala natin i-build yung mga nasa baba. Yung emergency fund natin, dapat wala tayong utang, dapat meron tayong life insurance or protection and healthcare. And of course, yung pinaka-focus namin mag-asawa, yung increased cash flow. Dati pareho kaming empleyado ng asawa ko, engineer siya, accountant ako, and na-promote din naman sa trabaho, lumaki rin ang sweldo, pero maliit pa rin talaga yung naiipon namin. Kaya na-realize namin talagang malaking bagay pag meron kang business or other source of income. Ito na nga yung increased cash flow. Una, ako muna yung nag-focus sa business and then nakapag-resign na rin yung asawa ko. Ngayon, na-focus na kami pareho sa business. Talagang ang bilis mabuild ng aming strong financial foundation. Actually, fully paid na namin yung pareho naming protection and healthcare. Meron kaming malaking emergency fund, wala kaming utang. At ngayon, more on investment na kami. Bukod sa mutual funds and stocks, syempre tinitignan na rin namin yung real estate. Again, napaka-importante talaga na magbigay tayo ng oras sa financial education. Kasi kapag tama ang impormasyon na meron tayo, tama yung desisyon na magagawa natin at syempre yung action. Kung gusto nating mabago ang ating personal finance, again, mag-focus tayo sa cash flow. Kaya i-comment nga natin dyan, cash flow. Pang-apat na dahilan, hindi ka nag-i-invest. Alam mo ba na noong 1990s, mga mayayaman lang ang kayang makapag-invest kasi kailangan may 100,000 ka para makapagsimula ka dito. Pero ngayon, kahit na maliit ang kinikita mo or minimum wage earner ka, pwede ka na magsimula sa mutual fund. Ito yung mga indirect investment sa mga top corporations kagaya ng Jollibee, BDO, Ayala, PLDT, Meralco, NSM. Makikita natin dito sa financial calculator yung pagkakaiba kung ikaw ay nagsisave compare mo sa kung marunong ka mag-invest. Kung nagsisave ka ng 1,000 per month, kung ito ay naka-invest sa 12%, after 20 years, meron ka ng almost 1 million na fund. Pero syempre, kung nasa banko lang yan or hindi tumutubo ng malaki, nasa 240,000 lang. Kung kaya mo naman mag-save ng 2,000 per month at matuto ka mag-invest, after 15 years, meron ka ng almost 1 million. Pero syempre, kung ito ay nakatago lang sa unan mo, nasa alkansya or sa bank, nasa 360,000 pesos lang yan. At kung mas malaki, like 15,000 a month, kayang-kaya yan, lalo na kung OFW ka, in 5 years pa lang, pwede ka naman kapag for good kasi meron ka ng 1.2 million kung ikaw ay marunong mag-invest. Pero kung savings lang, nasa 900,000 lang. Again, pagdating sa pag-iipon at pag-i-invest, bukod sa importante yung amount na nilalagay natin, importante rin yung oras. Kaya save as early as you can. Para mas maintindihan pa natin yung advantage kapag ikaw ay marunong mag-invest, isample natin si Mr. A at si Mr. B. Si Mr. A, ayaw niya magbigay ng oras sa financial education. Hindi siya marunong mag-invest. Dati ganito rin ako. Ang alam ko lang ay mag-deposit sa bank at maglagay sa time deposit. So ang kinikita ng pera niya 4%, ang iniipon niya ay 10,000 per month. After 36 years, meron siyang 6.4 million. Pero si Mr. B, bukod sa siya ay masipag, inaaral niya rin paano magtrabaho ang pera. Kaya naman kahit 1,000 per month lang ang kaya niyang ipunin, pero ito ay nakalagay sa 12% per year ang interest or nasa investment vehicle, after 36 years,
meron siyang 6.4 million. So makikita talaga natin yung laki ng difference dahil Mr. A needs to work how many times harder than Mr. B to get the same result. 'Di ba? 10 times harder kasi 10,000 iniipon niya pero si Mr. B 1,000 pesos lang. Ang difference lang, marunong si Mr. B mag-invest. Number 5, isa lang ang source of income mo. Maraming nagsasabi, Ms. Roan, maliit lang ang sweldo ko, maraming bayarin. Paano pa ako makakaipon? Again, sa lahat ng problema, may solusyon. Kaya ang solusyon natin, kung talagang tipid na tipid ka na, ang dami mong responsibility, maliit lang ang kinikita mo, or sapat lang, talagang pwede tayong magkaroon pa rin ng other source of income para masolusyonan ang ating problema. Isa sa mga natutunan ko noong 2012, sabi nung speaker, kung ngayon nga na nagtatrabaho ka, hirap na hirap ka makaipon, paano pa pag nawalan ka ng trabaho? So again, kung isa lang ang source of income natin, maganda meron tayong additional source of income, meron tayong racket every weekend or during our spare time. Noong 2012, meron din akong full-time job as accountant and then sinabay ko yung part-time business ko. Bakit ba importante na meron tayong other source of income? Kasi nga, may dalawang klase ng income. So, tignan natin, no? Yung active income, ito yung income from direct labor. Madalas dito umaasa. Ibig sabihin, pag nagtrabaho ka, may kita ka. Pag absent ka or may sakit ka, wala kang kita. Sabi nga, ito yung if you stop working, your income also stops. So, ibig sabihin, kung empleyado ka ngayon, umabsent ka ng 1 year, hindi naman pwedeng may sweldo ka ng 1 year. Wala ka rin sweldo. At kung may sakit ka, talagang pag inalis ka sa trabaho, wala ka rin sasweldohin. Tandaan, active income is temporary income. Needs are permanent. So, hindi balance. Kaya kailangan talaga meron tayong backup career. Kasi pag nawalan na tayo ng trabaho, patuloy naman nakakain ang ating pamilya. Yung pangalawang klase naman ng income, yung tinatawag na passive income. Ito yung i-target natin na magkaroon tayo. Ito yung income keeps coming even if you're not working. Sabi nga, you stop working, your income never stops. Pwede pala yun na kahit na hindi ka magtrabaho, meron ka pa rin kikitain. Kasi nga, passive income is permanent income. Para mas maintindihan natin yung passive income, ito yung mga interest income kung tayo ay nag-i-invest, and then dividend income, royalty income kung tayo ay may business. So again, para tayo magkaroon ng passive income, kailangan matuto tayo mag-invest kasi pwedeng kumita yung pera natin ng interest. At syempre, isabay natin na meron tayong business kasi again, ang mga mayayaman, entrepreneur yan at investor. Kung wala ka pang naisip na pwedeng gawing business, pwede ka sa online business na ginagawa ko bilang financial educator sa IMG. To know more about IMG, pumunta ka lang sa bit.ly/enrollinimg. Again, 5 dahilan bakit ka mahirap. Una, hindi mo nililista mga gastos mo. Pangalawa, hindi ka nag-iipon. Pangatlo, kulang ka sa financial education. Pang-apat, hindi ka nag-i-invest. At pang-5, isa lang source of income mo. Tandaan natin pagdating sa personal finance, dalawa lang naman yung options natin. Every day is a day of success and failure. Ikaw ba ay nag-iipon kaya nagko-compound ng investment mo? Or ikaw ay baon sa utang kaya ang nagko-compound ay utang? Ikaw ba ay nag-e-effort para umasenso or mas pinapakinggan mo yung excuse mo para wala kang gawin? Of course, every day na may ginagawa tayo, maliliit na bagay man yan, small steps, napupunta tayo sa success. Pero syempre, every time na wala tayong ginagawa at hindi tayo responsible sa ating paghawak ng pera, napapalapit tayo sa failure. Kung may question ka, i-message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano. Ang aking messenger link ay bit.ly/roanfb. Pwede mo rin akong i-email sa roan.capistrano@gmail.com. At kung gusto mong matuto about investment, pwede kang pumunta sa bit.ly/myinvestmentoptions.